So yan guys, isi-share ko lang sa inyo guys yung na-receive kong email mula kay YP. So last week, ako ay naka-receive ng dalawang email. Ang sabi doon ay bawal na daw yung kukuha tayo ng video in public, especially walang permission sa mga nakaka, alam ba yun, yung nasasabay sa videos na, okay? So, kailangan may permission. Pag wala naman ay, dapat ibablog nyo yung mga mukha ng mga na nakukuhaan nyo ng videos. Kasi guys, ngayon, bawal na yan kay YouTube. Dahil napansin ko lang din si YouTube ngayon ay pa-strict ng pa-strict. Ito naman guys, ang isa sa good news at the same time, bad news. Ayan. So sa mga hindi pa na-monetize, ay magkakaroon na daw ng ads lahat ng mga contents na ina-upload nyo. Ang bad news is, wala kayong kikitain doon dahil si YouTube lang ang kikita doon sa mga ads na papasok doon sa mga ina-upload yung content. Ayan guys. And then, about sa tax din pala guys. Ayan. So, ako ay nakapag-send na rin ako ng tax ko. Medyo matagal na din. Ayan. At, ayun, na-approve na rin siya. At, nagpadala na rin sila ng Google AdSense sa akin last April 14. Ayan, so mahigit siya 1 month na guys, pero hindi siya dumating doon sa amin. At chinek na ng HIPAA ko 2 beses sa post office. Yung PIN na pinadala ni YP ay wala pa. So, ang ginawa ko guys, nag-request ako ulit kay YT na yung pin ko ay hindi dumating. At makikita nyo naman dyan guys kung kayo ay katulad ko na na-monetize na at pinadalhan na ng Google AdSense tapos hindi pa siya dumating. So magmamanual na lang pala tayo guys. So yun ang ginawa ko guys, nakapag-request na ako ng ilang beses. So May 19, mag-aantay pa ako guys ng 3 weeks. After that, magsisend ulit ako ng another request. Kasi 3 times ko siyang gagawin pala guys. And then, after 3 times, ayan, so ipapadala na mismo dito sa akin or i-email na mismo dito sa akin ni YT yung Google PIN ko. Kasi doon sa, tawag dito, doon sa amin ay hindi siya dumating. Nga. Kaya, yun guys. So, ang experience ko rin dito guys sa pag-YouTube ay may stress. Pero at the same time, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Ayan. So, ang advice ko lang guys sa mga baguhan or sa mga hindi pa mga na-monetize, huwag natin isipin kaagad yung income or yung revenue. Kasi guys, kung ang revenue lang yung aantayin natin, tapos tayo ay maliit lang na YouTuber. So, nga. Diba? So, ang gagawin lang natin is mag-enjoy lang tayo, gawin natin, share natin yung mga hilig natin, yung fashion, yung talent, gano'n guys. Share lang natin sa mundo, or sa earth, or whatever, universe, or planet. Diba? I-enjoy lang natin. Huwag natin iuna kaagad, ay, mag-YouTube ako kasi baka ito na yung ikakayaman ko. Huwag ganun guys, kasi hindi ganun siya kadali. Exit na lang kung tayo ay mga sikat na. Yan. So, days pa lang mga yan, talagang monetized na kaagad yan. Pero patulad natin na hindi tayo mga artista, diba? Walang nakakilala sa atin, except lang yung mga kabarangay natin. At hindi naman lahat ng kabarangay natin ay susuportahan tayo. Diba? So, ang gawin nyo lang guys, advice ko lang, i-enjoy nyo lang yan. Huwag tayong mag-focus doon sa sabing kikita tayo. Huwag ganun. Gawin natin maging ma-surprise. Ma-surprise na lang. Hindi yung, ay, baka kikita na ako. Ikayayaman ko na. So, hindi ganun guys, kadali ang pag-YouTube. Kasi,
ako, na-experience ko dito yung stress. Yan. So, kailangan dito may effort ka, matyaga, at saka maba din yung pasensya. Ayan. So, hindi ko pinapokus yung tinatawag na money income. So, hinahayaan ko lang siya. Ayan. So, huwag mo siyang isipin talaga, guys. Yung pumapasok na pira kung ikaw na ay na-monetize. Kasi hindi naman tayo, yun nga sabi ko, kilala, celebrity, hindi naman yan kagad-agad na pag nag-upload tayo, tapos may ads, or kahit isang buwan pa yan, ay kita tayo kaagad ng pinakamalaki. Huwag tayo mag-expect ng ganun, guys. So, kaya ang gawin nyo lang, maging aktibo lang kayo, be original content, ayan, yan lang talaga, guys, at dapat ay hindi lalaki yung ulo natin. Kasi ako, guys, may kakilala akong ganun na na-monetize lang, alam ba yun? So, nakakalimot na. Ayoko nang ganun. Kaya, dapat ang pag-YouTube is ipapakita natin dito yung mga hilig natin. Ayan. So, i-share natin sa kapwa natin na may matutunan sila. Yung ganun. Kasi dito sa na-experience ko lang sa YouTube talaga, guys, nag-enjoy talaga ako dito, guys. As in, nag-enjoy ako lalo na pagdating sa pagluluto. Kasi yun talaga yung pinakahili ko, yung pagluluto. Kaya hindi ko iniisip yung revenue kasi ang sa utak ko, guys, ay if ever na ako ay kumikita sa YouTube or sa revenue at kung ako man ay kumikita ngayon, so hindi ko talaga siya, guys, pakikialaman dahil yan po ay pre-namis ko talaga yun sa sarili ko, guys. Hindi ko siya kailangan. Yan ay share ko sa kapwa ko lang sa mga matatanda doon sa amin in the future. Kaya hindi ako excited sa revenue. So nag-enjoy lang talaga ako, guys, at yun nga, guys, may kakilala kasi ako, guys, na parang hindi na mapakali sa revenue. Yun na lang lagi yung nasa isip. Tapos hindi pa pala siya umabot ng $10. Diba kasakit? Diba? Nakaka-stress yun. Na magkano lang naman yung $10 tapos hindi, parang hindi ka na makatulog. Ayan. So anyway, guys, kaya guys, dapat ay i-enjoy lang natin yung pag-YouTube. Ayan. So magiging totoo tayo sa mga ito pa, guys. Huwag tayo mag-unsub. Ayan. At iwasan nyo talaga na magkakaroon kayo lagi ng copyright claim at saka copyright strike. So, as long as kailangan nyo mag, kung gusto nyo nang may mga sayaw-sayaw dyan o may tugtog, kailangan ay nakadirect yan sa kay YT na para, di ba, maiwasan natin yung masita tayo ni, yung tawag namin dito ay ni Lulu. Ayan. So, ako, guys, mula ako na monetize. Naalala ko noon is 12 subscriber pa lang ako na na-copyright ako. Kasi, di ba, tanga-tanga nga eh. Wala pa akong alam, kaalam-alam talaga nun, guys. So, 12 subscriber pa lang ako noon. At saka, hindi talaga ako nag-expect na mapunta ako dito sa YouTube. Kasi, last 2017 yata, may YouTube account ako. Pero, wala. As in, ganun lang. Kasi, hindi ko maalam-alam itong YouTube na to. So, ayun. Balik tayo dito sa itong channel na to. So, 12 subscriber pa lang ako nun, guys. And then, inikot namin yung buong Dubai. Tapos, di ba, may background siya ng radio. Ayan. So, nagsasalita yung newscaster. Tapos, in-upload ko siya. Within seconds, nakareceive ako ng email na may copyright claim ako. So, dinilig ko yun, guys. Yun lang talaga, guys, yung isa sa mga natandaan kung ako ay nasita ni Whitey. Mula noon, hindi ko na talaga siya ginawa. Kaya, nag-upload talaga ako, guys. Chine-check ko talaga yan kung may malalabag ba ako. Kasi ayokong masira yung channel. Kaya yung iba, guys, may kakilala ako, guys, na halos nauna pa siya sa akin. Ayan. At naunahan ko siyang na-monetize kasi
pagdating sa, hindi ko talaga alam guys, kasi ang daming, basta kaya kailangan guys, ay huwag tayo magpasaway-saway. Yan. Kailangan talaga guys, ay original content, iwasan natin yung mga, okay lang yung magiging copyright. Pero as long as kaya natin, iwasan natin magkakaroon tayo ng mga violation na ayaw ni YouTube at mas lalo tayong embrace ni YT kung tayo ay original content. Ayan, hindi tayo pasaway. At kung talagang active tayo, malalaman naman ni YT yan. Kasi guys, yung YouTube, hindi tao yung namamalakad dyan. May tinatawag sila dyan ng algorithm. Ayan, siya lahat-lahat yung gumagalaw dyan. Bawal din guys yung papanoorin natin yung sarili nating video. Bawal yung pabalik-balik natin panoorin yung videos natin. At bawal din panoorin yung videos natin within one gadgets na pabalik-balik. So, bawal yun guys. May chance din tayo guys na masisita ni YT dyan. Kasi nakalagay naman yan guys sa mga, di ba? Kaya yun lang muna guys yung mahaba kong kwentuhan. So, advice ko lang sa mga baguhan, huwag natin habulin kaagad. Nakikita tayo dito sa YouTube. Ang ating gawin is mag-enjoy. Mag-enjoy tayo. I-share natin yung talent natin sa kapwa natin na may matutunan sila at the same time, nag-i-enjoy sila. Kung hindi naman, okay lang yun. Diba? Ganun lang yun. Walang pilitan. And then, number three, huwag lalaki yung ulo natin. At huwag natin kalimutan yung mga kasabayan natin mula nung tayo nag-uumpisa hanggang sa tayo ay kumikita na. Ayan, kasi that's my own experience guys. So, nakalimutan na ako ng kasabayan ko. Hindi naman lahat. Yung lahat naman ay may mga contact na lang kami. So, mayroon lang talaga nakalimot na. So, huwag tayong ganun guys. At, ayun. Maging totoo lang tayo talaga guys. So magandang umaga ulit guys at ako ay babalik na ulit sa TikTok. Kaya ako guys mag-TikTok na naman kasi nandito ako ngayon sa YT. So in-update ko yung YouTube ko. And then after, doon na naman ako sa TikTok. So ako na yung Rina ng, sabay ganun, Rina ng social media. O diba, nag-rina-rinahan lang. Wala lang, libangan lang talaga ito guys. As long as nag-i-enjoy ako, why not? Diba? So, bye-bye guys! And God bless!